Pagdating dito, ma'am. Saan po? Dito po. Tama siguro ito na. Tama naman siguro itong bahala na. Wala na kami matanungan dito eh. Hello mga plantito, plantita. Good morning po. Good day po sa inyong lahat. At ayan si Plantita Joy po ay naging abala po ako sa paghahunt po ng mga halaman sa ibang may garden upang maibinta ko po. At sobra po akong thankful una po kay God kasi talaga pong marami siyang naging na naman instrument upang makatulong po sa akin. Tulad po nito kay Ate Resi at sa kapatid niya kay Sir Ruel na naging instrument ulit ni God upang may tumangkilig po sa mga pinus ko pong halaman at marami po silang kinuha. At dito din kay Ate na taga-Iriga pero nasa Korea at kay Ma'am Jana ng Iriga pero ngayon ang itong halaman niya ay i-deliver ko po sa Sangay. Hindi ko po alam yung location nila pero napakalayo daw nila sa sentro. Pwede akong dumaan ng Tigawon para makarating ako doon sa barangay nila or pwede po akong dumaan ng San Ramon Iriga. Bahala na po, hahanapin ko na lang po para ma-deliver ko po itong plants nila. At gusto ko rin po siyempre aralin kung paano po yung may mga permit para sa malalayo. Para kung sa may mga malalayo po ay mapadalhan din po ni Plantita Joy. Kailangan kumain ni Plantita Joy. Siyempre magpapasok na po at mayroon po tayong college na pinapaaral at para makatulong na din po. Kailangan po talagang gumalaw. Ayan, pero thank you so much po Ate Resi at Sir Ruel at kay Ma'am, kay Ma'am Jana at siyempre kay Ate na taga-Iriga. Ayan, si Ate. Hindi ko lang naan talaga yung totoong pangalan ni Ate. Tapos ayan, bali, ito yung mga halaman po na i-deliver ni Plantita Joy. Bali, ito po pala mga halaman na ito ay nakapost po ito dito. Diyan po sa MJ na Grandpa channel page ko po. At same lang po dito sa akin channel yung name po nila. Ito po yung napili ni Ma'am Jana. Ito po kasi ay isang taon na kay mataas na. Pwede na nga itong iputuli ni Ma'am. Ito minsan, pag hindi direct sunlight, ayan, may mga spots siya. Tinatawag siyang Yuletide. Pero pag matured naman na ito, ganito na po ang kulay niyan. Pag nag-mature na po siya at direct sunlight, nagiging ganyan po ang kulay niya po, oh, pula. Ito po kasi ay hindi naman to direct sunlight, itong si Yuletide. At same dito po kay Obalifolium, ay mataas na din po ito. Pwede naman po nila itong ano eh, ang technique daw po mga plantito-plantita natutunan ko para magkaroon po ng sanga. Ang ganitong mga matataas na medyo may pagkalegi ay sugatan po dito. Hindi po both side. Kabilang side lang po, medyo babalatan lang yung balat po dito para magkasanga po. Hindi po parehas. One side lang po. Ayan naman. Tapos ito naman si Deliciosa. Ayan. Pag napa-direct sun, direct ground naman nila na ito ay lalaki ito. At saka itong si Caribbean Star. At ito, kahit ako bumibili online, minsan wala akong free kung ang order ko talaga ay 5 or 10, yun lang talaga ang binibigay din na halaman. Bihira lang po ang nagbibigay online ng free. Pero ako ayan, ito ibibigay ko to kay Ma'am Jana, itong sa Gilala Cruton. Tapos yung iba pong halaman ni Ma'am Jana ay kukunin ko pa po sa garden sa bayan. Iniwan ko na po doon para hindi na po ako mamasahe pa po papunta dito sa aming bayan, ay sa aming barangay. Nadalhin ko pa po dito sa bahay. Kaya ayan mga plantito-plantita, samahan niyo po ako, ayan, kasama ko yung anak ko kasi talagang wala akong idea sa lugar at sana mahanap po natin agad at makakita din po tayo siyempre ng garden at nang ma-share ko din po sa inyo at bukas, Webes ay pupunta ko naman doon kina Ate Resi para mag-ayos ng mga halaman po nila at abangan niyo mga plantito-plantita kasi mag-unboxing po tayo ng siguro 3 box po na mga imported na Cruton. Imported talaga, sabi ko, wow. Okay lang naman po yun kahit wala po si Plantita Joy ng mga iba-ibang klaseng imported na Cruton. Kasi sa mga local rare pala nga po ay hindi ko pa po nakukuha lahat at aywan ko po kung kailan ko makuha ang lahat ng variety ng local rare na Cruton na mostly po kasi ay nasa Visayas at lalong-lalo na po sa Mindanao. Nung makita ko, nakakita ako ng mga live selling, sabi ko, ano ba 'yan? Ang dami ko pa palang wala. Akala ko andito na sa akin. Sobrang dami, baka more than 200 something ganyan po yung mga local rare na wala pa po si Plantita Joy. Sobrang dami. Talaga pong budget ang kailangan. Eh ako pag nag-order po ako na pinakamataas na yung 5. 3, siyempre po iniisip ko yung shipping fee. At hindi po biro ang shipping fee sa totoo lang po. At saka mga plantito-plantita, please,
please po. May darating po akong mga halaman. Bali, 52 puno ito. Tapos, nagtatry po talaga akong magbenta ulit. Try ko kung malakas po yung internet namin dito sa aming bahay ay mag-live selling. Please po, nakaka-nervous. Pero kailangan ko po yung suporta nyo. Mag-mind po kayo. Lalo na po sa mga taga-Partido at Rinconada na pwede ko lang po ma-deliver yung plants. Please, mag-mind po kayo. Ayan. Para hindi na po kayo mag-antay pa ng ilang araw. Kung sa online po kayo, sa mga taga-ibang lugar po kayo mag-mind, mag-aantay pa po kayo ng ilang days, weeks para ma-deliver po sa inyo. Pero pag kay Plantita Joy ay madi-deliver ko po agad po sa inyo. Pero siyempre po may shipping fee din po yun. Ayan. Kasi darating siya baka po this weekend. Pero napakasaya ko po kasi kahit wala pa yung plants, nasa-send, pinopost ko pa lang sa channel ko yung, sa page ko yung mga halaman ay marami nang nag-mine. Kunti man yung, hindi man ganun kadami yung taong nag-mine, pero kahit ganun po, marami siyang minamine. Kaya malaking tulong po para yung puhuna na inutangan ni Plantita Joy ay mabilis ko pong maparule. Ayan, mabilis ko pong maparuling yung puhunan. Kaya mag-mine po kayo, please. Ayan, darating po siya. Bubuksan po natin. Mga tough rare po siyang imported na halaman. Suportahan niyo po ako, mga plantita-plantita. Pero ayan, hindi ko na po patatagalin at mag-aasikaso na po ako. Kukunin ko pa po yung halaman sa bayan at deliver po natin tong halaman po doon sa sangay. Hindi ko po alam ang exact location at wala pa po akong idea. Ayan na po muna, mga plantita-plantita. Ayan, mga plantita-plantita. Kinukuha po muna yung payment ni ma'am at nang mayroon pa tayong panggasolina. Ayan, tapos dadaanan ko pa po yung plants niya. Ayan, mga plantito-plantita, obligado po akong alisan to ng daga kasi napakabigat po talaga. Motor lang po yung service po. Ayan yung nabili ni Ma'am Jana ng iriga. Ayan, ilang brands na ito, ma'am. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Pwede nyo na po yan ikat-kat at ipropa po at itanim po doon sa magiging farm nyo po soon. Tapos ito naman yung variegated duck pot niya at saka ito yung tawag nito, hotdog crouton. Puro na po siya, maraming sanga po, oh, tulad po nito. Ayan. Bali si Plantita Joy po ay bumibili din po ng mga halaman na buhay na po para mas mabilis na po yung pag-deal. Ayan, pag-alok. Ayan, magaganda to mga halaman ni ma'am na pili. Nung mag-post ako ay naano niya agad, namay niya agad. Ayan na po, ready na po. Bali, binawasan lang po ito ng lupa. Pero ayan, ang dami pa din nga po. Mabigat pa rin po. Bali, ayan si Ma'am Jana ay ang first customer ko na didelivering ko ng halaman door to door ngayong taon. After almost 1 year na na-stop po ako sa pagbibinta ng halaman. Dahil nga po sa higpit na rin po ng pagpapaship ng halaman dahil kailangan na ng permit. Kaya ayun, tumigil ako. Pero ngayon, ayan, ito naman ay door to door. Kaya mas pabor sa akin yung mga taga Rinconada or Partido area yung o-order kasi kaya ko pang maabot na hindi na ako kukuha pa ng permit. Kaya ayan. Siyempre magaganda to kasi talagang mga maraming sanga at ayan dahil si Ma'am Jan ang first customer ko na didelivering kaya ayan po. Yung dineliver ko naman po kay Ate Resi ay ano po yun, kumbaga po hindi ko naman yun mga halaman, ayan, pinabili lang po yun sa akin ni Ate doon sa nablagan ko. At i-deliver ko na po sa kanya. Ito po talaga ay mga binili ko din po na halaman at ayan, binibinta ko din po. Kasi kung magpapatubo pa po medyo matagal, isamantalang po ito instant na buhay na po agad at ready na pong ipaganda, gawing pampaganda sa garden. Ayan. Sobra pong yellow po sila. Mga plantita-plantita, bali nahanap na namin itong barangay Kalintaaw sa Sangay. At parang papasok pa doon sa may dulo yung pagdadalhan namin ito ng mga halaman. Sige naman, inot na. Hindi na makapasok yung motor dito. Alanganin. Baka mag-slide kami dito. Kawawa yung ano. Ayan. Pero malapit na kami sa katotohanan. First time ko pong makarating dito sa Kalintaaw. Ayan po yung lugar. Dito daw po ay kumbaga po yung pagdadalhan po namin ito ay farm. Ayan, Ma'am Jana. Ayan po yung ano. Malapit na po kami sa inyo.
Saan kaya pagdating dito, ma'am? Saan po dito po? Tama siguro ito na. Tama naman siguro ito. Bahala na. Wala na kami matanungan dito eh. Ayan, sana marating na namin ang bigat nitong halaman. Kasi may marami pa rin daga ito eh. Kasi po pala, ang technique nung binilihan ko nito ng halaman, kaya ganito po ito kalalago. Kasi daw po, kunwari po ito pat, maglalagay po ng lupa, and then po, maglalagay po ng 14 ng abono, hindi na po tinutunaw. Tapos po, lalagyan naman po ng lupa. Tapos ilalagay na po yung halaman, itong kruton. Kaya po pala ganito kalalago yung mga halaman niya po. Medyo niningil ako, nakahimik pa kasi ako at naka-face mask. Ayan. Medyo distansyado din tong lugar. Pero maganda, fresco dito. Ano siya? Kapatagan. Ito pala isa ko pa ng sangay. Sangay Camarini Sur. Sabi dito ni ma'am ay marami ditong ostrich. Ayan, hopefully makita pa natin yung ostrich dito. Ayan. Tama. Wow. Thanks God. Nahanap din namin. Ayan. Bicol. Ostrich. Farm. Kalintaaw. Sangay. Kamzur. Nasaan kayo ang people dito? Ay wow. Ayun talaga. Tao po. Kuya. Ang tagal tumayo ni kuya. Please buksan nyo na tong gate. Kasi ang bigat ng dala namin. Ang tagal ni kuya buksan yung gate. Parang ano siya eh. Parang ayan. Ito yung ano po. Ito yung place dito. Ayan. Ganyan po kaluwag. Ate, Ate Jana, maganda po siya dyan oh. Para po mas colorful po yung bakod nyo po. Dyan po sa bahagi po na yan. Kasi napakaluwag po ng place nyo. Kaso po parang hindi po marunong magtanim yung ano nyo po dito. Alalay. Ayan ma'am, bali nandito na po kami at ayan na po yung mga plants. Bali po, ayan. Iiwan ko na po to dito. Ayan, nahanap ko na po kayo. At ayan nga po, ayan yung, andito na po si Plantita Joy sa ostrich farm. At ayan na po yung mga ostrich. Ayan na po, kalaki. Pwede na po tayong sumakay dyan. Ayan, pasilip lang po. Ayan yung kanilang mga alaga dito. Dito lang po pala ito sa Sangay sa Kalintaaw. Ayan, ngayon ko lang din po nalaman na dito sa Kalintaaw, Sangay, Kamsur ay mayroon pong ostrich farm. Na soon daw po ay bubuksan ito para sa publiko. Ayan, sa mga gusto pong mag-ano. Siyempre po may entrance po siguro yan. At kung ano pa man po mga rules and regulation po nila dito. So, ayan po. Ayan, wala akong masyadong alam sa ostrich. Pero ang alam ko, ang itlog nila malalaki. Ayan, sa mga pelikula nakikita ko nangahabol sila. Ayan, hindi ko lang. Kuya, dangerous ba to pag nakawala? Parang pwede sila makapanakit. Ganyan pa niya nag-lokta. Wow, naka-personal si Plantita Joy ng ostrich. Kuya, saan po galing ang mga ostrich? Ala po. Ayan, mabait. Bali po kuya, ilan lahat yung ano nyo, ostrich nyong alaga dito? Siyam. Ah, 9. Tapos ano po yan, nag-iitlog yan? May itlog na yan. Ah, okay. Tapos po, yung mga ostrich po, ano po yan, hindi naman po sila maselan dito sa atin? Sa... Hindi naman. Ah, okay. Mga ganyan po kayo, mga ano yan, garoon na siyang mga damulag or ano pang pirang kilo? Hindi pa nakatimbag ka yan. Pero yun po, mabuot po talaga yan? Ay naku, mahirap na po magsapalaran. Baka po. Ay naku, hello! Kasi kuya, alaga mo, natural mabait po yan sa inyo. Ayan. Sugar pong tigre. Kumbaga to. Ay wow, ang ganda man. Ay, hello ostrich, hello. Ayan para lang tayong ano eh, nandito lang pala to sa Sangay yung may ganitong ano farm. Siguro pag ito na improve pa lalo ay mas lalong gaganda po tong place kasi napakaluwag po at kapatagan din po itong lugar na ito. Maraming nyug kaya yung scenery ay sobra pong fresco at talagang province vibe, nakaka-relax. Sobra po kayong machi-chill someday. Kung ito pong Bicol Ostrich Farm ay magbukas na po talaga sa publiko. Dito po ay dito po ito sa Kalintaaw, Sangay, Kamzur. At ang daanan naman po dito ay maayos naman po. May mga bahagi lang pong maliit ang daanan na rough road, pero konti lang po. Takot ka
Matt. Ayan si Matt natakot sa ostrich. Pero ayan, balik po tayo sa mga halaman. Bali, sa sobrang hangin, nilipad yung plastic, ma'am. Ayan po na ano po yung dahon, pero hindi naman po siya mamamatay. Ayan na po ate, yung mga plants niyo po, at kami po ay uuwi na po. Kuya, itanong mo po yung mga masitas. Ayan, hindi po, ayan, nag-iisip pa po ate dyan at si kuya. Hindi po siya makapag-decide. Ayan mga plantito, plantita, pauwi na po kami. At ayan, na-deliver na din po namin yung halaman dito kay Ma'am Jana sa kanilang farm. At ayan, naka-personal ako ng ostrich. Ayan, first time. Ayan, nakakita ako ng napakalaki talaga ng ostrich. Ayan. At nakapag, hindi ako masyado nakapagpa-picture ng malapitan. At siyempre natakot ako, baka tukain ako. Tapos ayan, thank you Ma'am Jana. Ayan, sa pag-purchase po ng halaman kay Plantita Joy. At the same time ay narating ko po itong place ninyo dito sa Kalintao, Sangay. At nakapag-personal ng ostrich. Ayan. Thank you so much po sa mga bumibili po ng halaman. Ayan, kahit nag-start lang ako ngayon naman ulit na magbenta ng halaman ay may tumatangkilik din. Ito yung kinagandahan po kung kay Plantita Joy kayo bibili at malapit kayo. Kasi pwede ko po sa inyong ma-deliver agad. Oh, ngayong kumbaga hindi na po kayo mag-aantay pa ng araw, ng weeks. Pero ayun po, may siyempre po magcha-charge po sa ano, sa shipping fee po kasi para po sa gasolina. Ayun, nakakahingal. Sobrang nakakahingal. Kanina pa ako naka-face mask. Ayan, thank you so much po sa lahat ng mga subscriber ni Plantita Joy sa pagpili sa MJ na Grandpa Channel o pang isa din sa mga channel na abangan ang mga content about plants. Salamat sa nakaka-appreciate ng mga contents ko, sumasama sa bawat upload ko. Thank you so much po. Abangan niyo po yung mga halaman na inu-order din po ni Plantita Joy sa ibang lugar upang itinda din po. Sana ay bumili po kayo. Please. Ayan. Thank you so much sa lahat ng viewers, sa lahat ng mga nagko-comment, at sa lahat ng nagla-like. Kung may nag-share man po, thank you so much po. Thank you so much po and God bless you all. Bye!